Miss Gabaklitas! And we're so bakla, ang mga bakla yes. ng taon, o diba? Siyempre, salamat pa rin po na bukas sa kanilang mga radyo. Kayo patuloy pa rin po nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Naka-energy na bang lahat? Dapat, diba? Ano pang iniintay nyo? Energy, energy, energy. Oo diba? Nga. Anyway, Mare, batingin lang muna natin itong ano? HPM. Ay, hello, HPM Tint Solution, mga boys, ha? At ang Lola Nenas, thank you po. Hello po, Ate Alicia Balatbat. Yes, today. Diba, kapon magkausap kami kasi regarding nun. Ay, gusto ko rin palang batiin yung mga taga Philippine ID system dyan sa may Broadway Center. Wow! Doon ka lang po sa kahapon nung nakita ko no sa IG Wednesday. Mo. No Wednesday. Ah, yun. Hello perfect. Po sa inyong lahat. At Maria, i-congratulate lang natin ang bagong halal na pangulo ng correct. Ating bansa. Correct! Diba ngayon araw po ang simula ng kanyang unang araw yes, bilang po. Presidente ng Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabay-sabay! Correct. Naku, speaking of sabay-sabay, naku Mari, ito yata. Oo! Sabay-sabay ding nag-react ang mga otawness. Nakakaloka. Kasi di ba nga Mari, ang kumanta ng national anthem natin is si Tony G. Oo. Si Tony Gonzaga. Eh, in fairness naman sa kanya, talagang in fairness talaga. For me ah, siya yung pinakamagandang umawit ng national anthem sa lahat ng mga napanood kong boxing. Na ano na, nabuo na, para sa akin na, the way I see it, and through listening to the national anthem, parang siya lang yung hindi OA, hindi niya inartihan, kung ano lang yung tamang tema ng national anthem, pasok sa banga. Pero kinaluloka ko, Mari. Eto, Mari, magiging ano lang ako ah, gusto ko lang i-highlight ito. Magiging specific lang ako dito sa mga bagay na ito kasi ako may alam ako sa music. Tamang-tama yung 4/4 na ginagawa ni Tony Gonzaga, yung dynamics niya ng soft at saka ano at saka yung kanyang ginagawang dynamics, yung pataas, pababa, pahina. Tamang-tama lang 'yon. Mm-mm. Ang nakakaloka dito, Mare. Ang mga netizen. Diba? Siyempre, Mare, lahat ng magagandang bagay, pupukulin nila kung may nakikita silang mali. Correct. At kapag diba? Naiinis ka sa isang tao, hahanapan mo ng butas. Eh ako wala akong makita. Napaka-perfect, di ba? Sila nga, itong mga nagre-react na to, kaya yung kumanta niyan, di ba? Try nyo kumanta ng ano, ng lupang hinirang, na walang mali, di ba? Nang nakagaw ng puti sa ilalim ng araw. Oo, di ba? Hindi, tsaka ano, very concise. Bawat isa, tama ba yung words ko? Concise. Yun sa may best in English na galing Canada yung friend mo. Tama ba yung concise or definite? Tama? Pwedeng concise. Ayun. Concise. Yung mga words talaga, intindi mo. Diba? Talagang, kasi yung ibang kumakanta ng lupang hinirang naman, alam mo yun, katulad si, basta sabihin na natin, diba? Si Christian Bautista, kinalimutan. Oo. Diba? Yun yung foul doon. At saka walang biritang nagaganap. Diba? Hindi dito talaga, hindi naman pinalabas si Tony Gonzaga na ano talaga siya, na pop singer siya or ano, wala nga kulot eh. Walang kulot. Diba? Yung tema na yun. Although yung iba ewan ko ba? Ano ba yung mga reaksyon niyan? Eto Mare, dun sa lupang hinirang daw, sabing ganyan, dapat daw nasa kaliwang dibdib ang kanang kamay. Pero si Tony Gonzaga daw, Mike ang hawak niya. Hindi niya nilagay yung kamay sa dibdib. Kasi nga, kumbaga parang ano ba, parang left-handed siya eh. Ay, ne, right-handed. Pero Mari, tingin mo excuse kaya yung mic na yon para mapagtakpan yung pagkakamaling hindi niya nilagay yung kamay niya? Yung kanang, sa kanang dibdib. Sa kaliwang dibdib ang kanyang kanang kamay. Ah, yun yung mga puna. Pero yun hindi, ang puna. Kasi baka hindi siya sanay humawak sa kaliwa ng mikropono at sa kanan talaga siya. Kaysa naman baliktarin niya yung paghawak, di ba? But anyway, may mga minor lang naman. Mas marami pa rin naman talaga yung humahanga sa kanya. Kasi in fairness naman talaga, napangatawa na naman niya yung pag-awit ng national anthem natin. Magtaka ka kung si Andrew ang pinakanta. Oy, di ba? Na nakakaloka. Tapos sasabihin naman ni Andrew na ano ba tawag doon? Ano ba yung lugar ng pinag-anuhan nila? Asan? Yung sa National Museum. National Museum, parte ng Manila. Mataka ka, di ba? Bago kumanta si Andrew, isisigaw pa yun. Manila pa yung inang ingay! Manila pa yung inang ingay! O, di ba?
Pinsan mo ko si Andrew E. May ganon. Hindi mo gagawing rap ang ating national anthem. Pero hindi. To Tony Gonzaga, in fairness, yes, kahit pa yun pa yung batikusin nila, di ba? Very well sang na yung national anthem, 'di ba, na yun ang perfect talaga. Mm-mm. Na hindi niya ginawang dahil celebrity siya, hindi niya inartista, hindi walang lahat. For me, Mare, this is the best version of Lupang Hinirang so I far. I agree also, hindi ba? Doon sa mga wala namang magawa, 'di ba? Tama na. Umpisa na ngayon ang araw ni Ferdinand Marcos bilang presidente natin. At kung mali man yung hindi niya paglalagay ng kamay sa dibdib, hayaan natin ang mga otoridad ng pumuna, diba? Hindi po tayo. Tsaka yun nga, di ba? Mali nga naman natin as a singer, kasi may mga singer kasi na hindi sanay humawak sa kaliwa, may kanan lang talaga, di ba? Kung mikropono. Gusto mo, ganyanin mo yung mic. Di ba? Yun, ang mali lang nung nagpakanta kay Tony Gonzaga. Hindi siya binigyan ng mic stand. Yun dapat yun eh. Dapat may mic stand. Hindi dapat si Tony Gonzaga ang sisihin, di ba? So, may scarcity ng mic stand. Sa sound system talaga yun. Yung sound system dapat talaga ang binabash. Grabe. Uy, hindi ka mambabash ng sound system dahil walang mic stand. The views and opinion of Kapitana. Anyways, ay nako, alam mo, para mag-chill-chill kayo, pinakamaganda niyong gawin, eto. Uminom kayo ng MX3. Gusto ko yung naipasok mo! Para makumalma kayo ang inyong mga sistema. True. Dahil ang MX3 tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas maging refreshing at kumalma kayong lahat. At para kumalma kayo, kasi ito ay napakatipid. Mm-hmm. Ang isang sachet ng MX3 product or MX3 tea with pandan ay good for 1 liter of water, either cold or hot. Maari nitong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. At syempre, para ma-detoxify ang mga negativity sa inyong katawan. O, diba? Uminom at nang huwag kayo mang bash. Oo, diba? Dahil nga ang bawat sachet nito ay talaga nga naman nakaka-detox sa ating katawan. Yung mga unwanted oil sa ating mga katawan. Tsaka yung mga kanigaan. Madami ako niyan. O, diba? Ay, pwede nang ma-flash down. Kaya nga naman, kung kayo may katanungan, ayan, bisitahin lamang ang kanilang website sa mx3ph.com. Pwede naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Muli po, ako si Kapitana Sisa. At ako yung Tita Cora. At kami ang Baklitas! At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo!